ba na ang demand letter ay hindi naman talaga dapat kinatatakutan eh. So, I have a few reminders. I need you to bear this in mind bago tayo magpatuloy na yung video na to ay will center or will focus dun sa mga online loan platforms na mahilig magpadala ng kung ano-ano kapag yung mga kaibigan natin dito ay hindi makabayad. At takot na takot at nadidepress dahil sa tinatawag na demand letter. This does not mean na ito'y baliwalain nyo rin. Yung goal ko lang dito sa video na to, guys, is for you to understand kung ano ba talaga ang demand letter and what you should think or how you should respond kapag kayo nakakarinig ng demand letter, especially if that message is coming from an online loan platform. I just need everyone to understand kung ano yung demand letter. So if you want to learn more about it, then please stay tuned. Magpatuloy. First call po kay Jen Corpus. Congratulations for winning this new cellphone. Please, please, please send me an email para mapadala na natin to. Tapusin na natin to kasi ako yung ninenervyos kapag every time nagkakaroon tayo ng giveaway. Nako, naubos pa yung battery ng camera. Nakalimutan akong mag-charge, guys. So again, before we continue, gusto kong manawagan dito kay Jen Corpus. Congratulations! Ikaw po yung napili sa ating giveaway. Please send me an email kasi in the next 24 hours, if I don't hear anything from you, mapipilitan po akong mag-pick another winner. So please, you have 24 hours to send me a message. Now, going back to our topic, guys, pag-uusapan natin yung demand letter. So, ano ba yung demand letter? And again, ha, this doesn't mean na sinasabi natin kapag nakatanggap kayo ng demand letter, baliwalain nyo na. No, the goal of this video is for you to understand kung anong demand letter, how you should feel when you get a demand letter, and yung ating topic will center or will revolve around mga pasaway na mga loan apps, guys. So, loan apps lang. Hindi ako expert. I'm not a legal advisor. I'm not a financial advisor. I'm also a user of online loan apps and buy now, pay later platforms. Kaya, let's just contain our conversation within this little box, mga OLA. So, usually, nakakatanggap tayo ng demand letter sa mga OLA sa kung hindi tayo makabayad at medyo matagal-tagal na. At paano ba naman kasi makabayad ba sa mga OLA na to kapag na-miss na natin yung payment kasi patong-patong na yung interest, yung penalty, parang hindi na makatarungan, guys. So, the point na parang nakakawala na ng gana. So, what do they tend to do? Magpapadala sila ng text, ng email, ng kung ano-ano na sinasabi, demand letter daw to. Magbayad daw within, yung iba sa kanila sinasabi pa, ngayon daw magbayad, di ba? May sinasama pang pangalan ng abogado, may kaso ka na daw, yung mga ganun, kung mga anong RA-RA na yung sinasabi. Kaya ito yung dapat natin pag-usapan para hindi naman kayo manervyos at makapag-function kayo ng mabuti para mauna nyo yung mga priorities nyo for the day. Huwag yung parang, yun na lang yung iniisip nyo. Take note na hindi po tinotolerate yung, kasi may ibang tao na talagang habitual na talagang hindi nagbabayad ng utang. Pero may ibang tao na talaga na legit naman na hindi na talaga makabayad kasi yun nga ang hirap ng buhay, nagsa-struggle. So ito yung mga tao na dapat nating iniintindi, tinutulungan. Huwag yung mga tao na alam nyo, you know who you are, guys, kung habit nyo na tumakbo sa utang. By the way, guys, third time ko nang gumawa ng video na to. And let's understand na may mga tao talaga na kailangan nila marinig yung isang bagay na paulit-ulit. Now, if you've already seen my other video, then you don't have to watch this. Find something else to watch kasi baka sabihin nyo paulit-ulit yung sinasabi ko. But for people who hindi pa alam at gusto maliwanagan, then you're welcome to stay. So, yung pag-usapan dito is yung demand letter. Before tayo mag-continue, bakit? Ano ba yung demand letter? Yung demand letter is actually an effort pa for a company or someone na mag-collect, mag-remind na may utang ka sa kanila. This doesn't mean na kaagad-agad may kaso ka na, guys. Yung demand letter is actually a prerequisite, yung hinahanapin ng korte kung sakali yung company ay magsasampan na ng kaso. But yung demand letter, ito ha, yung demand letter should state facts lang ng utang and yung next step na gagawin ng company kung sakali hindi ka pa makabayad. So from the top to bottom, yung demand letter should be addressed only
sa taong may utang sa company. Hindi pwedeng umabot to sa boss, hindi pwedeng umabot sa kung kanino. Dapat addressed lang siya sa kung sino lang yung may utang. Second, dapat yung demand letter should remain respectful at all times, na hindi ka tinatakot, hindi ka pinapahiya, hindi ka binibigyan ng kung ano-anong information, just facts. Pinapadalhan ka ng demand letter because ikaw may utang na ganitong amount plus penalties plus interest sa ganitong company. Should state facts. Dapat clear. Sasabihin nila, ang purpose ng demand letter, we're trying to collect, yung mga ganon. We're giving you a certain number of days. Hindi yung ngayon agad ha. Certain number of days na makapag-settle o makapag-reach out, makipag-ugnayan, yung ganon. Otherwise, yung magiging next step natin namin is ganito and ganito. Dapat clear guys. Facts lang talaga. Actually, wala dapat yung mga pananakot. Like for example, sasabihin nila na pag hindi ka nakapagbayad, padadalhan ka ng kabaong, yung mga ganon. Tatawagan namin yung lahat ng mga contacts. Hindi. Yung demand letter should only be addressed yung ibang taong walang kilalaman sa utang, guys, ha? Dapat hindi na nadadamay sa demand letter na yan. As far as I know, you can correct me if I'm wrong. And then yung ultimatum or merong steps. So, facts, deadline, steps, ano pwede mong gawin. And finally, dapat may pirma po siya ng company representative. At so basically, alam mo kung sino yung nagpapadala sa'yo ng demand letter. Now, sa totoo lang yung demand letter, hindi naman talaga kinakatakutan kung totoong-totoo na wala ka talagang pangbayad, guys. At malinis yung konsensya mo na ikay naghihirap lang, walang pangbayad, currently walang trabaho. Wala ka dapat ikakatakot sa demand letter because a demand letter is actually your chance to negotiate. Kung for example yung Ola, tumatawag siya yung collector, ayaw makinig, ayaw kang kausapin ng tama pag may demand letter, it's your chance na finally makakapag-explain ka kung sakali patawag ka sa barangay, magsasampa sila ng kaso. It's your chance actually to make negotiations, which is why kung sabi-sabi lang ng Ola yung demand letter na yan, na wala naman mangyayari pagkatapos, guys, pananakot lang yan yung sinasabi nilang demand letter. Now, kapag pinadalhan ka ng actual demand letter, guys, huwag kayong matakot. It's your chance to negotiate. Buti nga yun kapag umabot sa barangay. Buti nga yun kung umabot sa korte, guys. Kasi, it's your chance to explain and show the court or kung sino man nag-act as mediator sa situation nyo na wala ka talagang pangbayad. Matatakot ka lang naman talaga kung tinakbuhan mo yung utang mo. That's the only time na matatakot ka. Pero kung wala ka talaga pambayad, malinis yung konsensya mo, wala kang dapat na, hindi ka dapat mag-alala kapag nakatanggap ka ng demand letter. It's your chance para makipag-negotiate, para makipag-ayos. Now, doon naman sa mga demand letter na sinasama pa nila yung pangalan ng kung sino-sinong abogado, guys, take note na yung company na magpapadala ng letter, hindi kailangan magbanggit ng abogado para maging legit yung demand letter na yan. At kung magbanggit man sila ng abogado, make sure that person is someone na totoong tao. You can always verify. Call the office if you have to. Kahit dapat yung demand letter may contact info para makapag-check mo sa internet, sa Facebook, sa LinkedIn, sa Google, kung totoo nga ba yung office nila. Hanapin mo yung, kasi may Ola kasi naging nagamit na nila yung pangalan ng law office na yan. Para kunyari, may impact yung sinasabing demand letter. Kaya huwag kayo guys matakot. Huwag kayo mataranta kasi. Think. Gamitin nyo yung internet para mag-research. Huwag yung purong ano-ano dyan sa Facebook yung ginagawa nyo. At yung demand letter, hindi naman pwede na ngayon mo lang tinanggap, tapos sasabihin may kaso ka na agad. Hindi totoo yan guys. Kasi kailangan ma-prove muna nila na na-receive mo yung letter na yan bago sila magsampa ng kaso. Otherwise, maaaring mabasura yung kaso nilang sinampa sa'yo kung hindi naman tama yung manner ng pagpapadala ng demand letter. So guys, huwag kayo kasing matakot kapag pinadalhan kayo ng kung ano-ano sa text, sa email, pinadalhan mo yung mga ganun. Huwag kayo matakot, mag-isip muna. Kapag may sinasabi na may pananakot na, pwede nyo yung gamitin as evidence din sa
laban sa kanila kung kayo kung irereklamo mo sila. Kaya huwag magpadala sa takot, guys. Huwag magpa-nervyos. Isipin yung dapat na gawin. At kapag totoo man yung demand letter, it's your chance to negotiate. Kapag pinadala kayo sa barangay, huwag kayong matakot. It's your chance to explain. Kinampahan kayo ng kaso, it's your chance to explain to prove na wala talaga kayong pangbayad. Matatakot lang kayo kung totoong tinakbuhan niyo yung utang. Pero kung hindi, kung malinis yung konsensya niyo na wala talaga kang pangbayad, wala kayong dapat katakutan. Hindi ko kayo tinuturuan na takbuhan yung utang. Para sa akin talaga, if pwede magbayad, magbayad talaga. Because you will really reap the benefits kung ganun. Pero kung ano, kung walang-wala talaga, gusto ko kayong matuto, not para tumakbo sa utang, but to understand the situation that you are in. So our next topic is, you must all be wondering kung bakit hindi ako gumagawa ng GC, hindi ako gumagawa ng Facebook group para pag-usapan yung mga issues ng mga biktima ng OLA. And I have a very good reason for that. And we will reserve that topic for a next video. Kasi ayaw kong humaba yung video na to. But I just need you to understand things. Kasi I want to set right expectations sa inyo, guys. Ayaw ko yung parang sinasabi ko na yung gusto nyo marinig. And also, you must be wondering why kung hindi na ako masyado nagre-review ng mga bagong loan apps. I'm trying to clean up my life, clean up my phone, and you will thank me later for that. I want to set right expectations. Gusto ko yung turuan ng tama. Sabay-sabay tayong gumamit ng loan apps in a good way na tayo makaka-benefit. So, I want to lead by example. Ayoko na basta-basta na ako nag-feature, nag-sign up na kung anong-anong apps na alam ko naman hindi naman siya maganda para lang mabait kayo at mag-subscribe, manood. Gusto ko, guys, ayoko nung basta-basta na lang kung anong app yung ilalagay ko dito. If I don't think an app is good for you, so hindi ko siya i-feature dito sa channel ko. Kung i-feature ko man siya, hindi ako magsa-sign up. I'm just gonna tell you how to check kung okay ba siya sa inyo o hindi. I want to be your guide, guys. And I really hope na meron kayo natutunan sa video na to. If not, naku, my gosh, tigas talaga pala ng ulo nyo. Calling Jen Corpus, please. Email me and please use the email addresses associated dun sa YouTube account na ginamit mo para makita ko yung picture mo. Or Jen Corpus, please contact me. Jen Corpus, you know who you are. Please contact me. Otherwise, pipili ako ng ibang winner after 24 hours. So I hope to see you on my next video. Bye!